mga tito. Ngayong araw na to, mga otits, kung napapansin nyo naman, nandito ulit tayo sa isang malupet na beta breeder dito lang sa may Kingsland, Dasmariñas, Cavite, malapit lang sa SM Palapala, mga otits. Gaya ng request nyo, mga tito, eh, ayun nga, hindi naman lahat ng strain ng mga beta or mga iba pang isda, eh, nahawakan natin. Kaya nandito ulit ang tito nyo para ipakita sa inyo, mga otits, ang iba't ibang uri ng beta. At kasama ko, walang iba, ang DC Boss, Ken Cham. Diyan ba, boss? Diyan. Diyan. So, mga otits, kasama ko yung pinakamalupit na breeder dito sa Dasma. Walang iba kundi si Bossing Ken Chan. Ayan. Sir, baka may mga team ka dyan na gusto ng shoutout. Shoutout sa team namin, Extreme Blue Dragon, kay Edwinesa, kina Boss Edgardo, tall number 5 sa Artimar. So, mabuhay kayo hanggat gusto nyo, mga otit. Pero, yun na nga, no, lagi kong, eto yung sir, lagi kasi itong tinatanong sir, eh. Kung ang tawag sa nag-groom, eh, groomer, anong tawag sa nag-show? 1, 2 Hindi sir. Showdown? Hindi sir. Shower sir, shower. Shower okay lang sir. 1, ano lang tayo, ganito lang sir. Shower lang sir. Sige. Sir, gaganto sir ha. Step 1 sir, gaganyan. Pero hindi tayo gaganto sir. Minsan nakikita ko eh. Hindi gumagano po sir. So 1, 2, 3 Sir, kailangan sisigaw sir. Okay. So 1, 2, 3 Shower! Una sir, anong puto sir? Ito... So ito sir yung Super Red Hot Moon sir, no? Yan yung Super Red Hot Moon. Sobrang ganda sir. Sir, mahirap ba mag-groom ng ano sir, ng mga half moon sir? Yun, kailangan ng medyo... sensitibong pag-aalaga. Saka, yun, ma-maintain mo yung pagkain nila, saka good water quality. Tapos dito naman, sir? So, ito yung mga mascot. Mascot? Ayun, no? Half Moon Red Mascot. Sir, para sa mga newbie or sa mga viewers natin, sir, bakit siya tinawag, sir, na mascot? Kasi yung kulay niya, may alin tulad mo sa... Na kulay ni Jollibee. Ah, ganon. Kasi yung kulay niya, kung mapapansin nyo, yung contrast is blue and red. So, mm-hmm, may pattern kasi yan na nagbubuo ng banding. Ayan. So, ito, Red Half Moon pa rin. Red Half Moon, yun. Mga show quality, sir. Super Red Half Moon pa rin. Grabe, yun. Ito naman, mga molting na mascot. Ito sir, yun. Mga naglalaba pa sila, no? Oo. Sir, anong gamit yung sabon, sir? Ayan, breeze. Ayan, mga mascot. Yan yung mga molting stage. Kung napapansin nyo, medyo selo pa yung mga dulo. Mm-hmm. Sabi ko nga sa inyo, mga audits, hindi basta-basta yung mga pinupuntahan natin. Tignan nyo itong mga medals na ito. Shower mga shower. Pang ano, pang laban sa finals. Pang best of show kasi yung mga crown team. Lalo pag maganda crown team mo. Yun ang hindi ko kayang hawakan ngayon kasi sabay-sabay. Parang lagi na ako na may memo sa opisina, lagi ako late niyan. Pag kayang bawa, pag may isa nagkasakit, okay lang yan. Pag dalawa tatlo, ako may problema na tubig ko niyan. Papalit ako niyan, 100% clear water yan lahat. Hindi muna ako nagtitim naglalagay ng talisay. Tinitingnan ko muna kung saan sila gagaling. Kung sa talisay po, sa Belcure, o kaya ako sa Medblue. O may mali sa, tubig ko, kasi may tubig na panis eh. Hmm. May tubig na ano, pag pinapangalan mo, nakapangalo. Yun yung mga hindi pa napasuka, boss? Oo, yung isa kasi... Sabi siya, traded. Hindi na-cure. So ito yung mga klase ng AOC natin. Mga yung, so, AOC sir, any other color? Any other color, which is marami rin color variation na under sa AOC. Mm-hmm. Like ano pa sir? Like alba, ito katulad ito, red base. Mm-hmm. Hellboy. Yan, gagawin yan. Hellboy. You know? Hellboy. Meron din tayong katulad nito. Red base. Orange base.
Sa AOC, katulad sa mga Battle of AOC, under din talaga ng AOC yung mga katulad dito, mga candy. Ah, candy coin. Oo. Isa rin sila sa klase ng mga AOC. Nagkataon mm-hmm. lang yung marketing name nila, candy coin, which is definition na maraming kulay. Mm-hmm. Kaya nasabing candy. So sa moon, ang pinakauna natin, ano, yung water quality. Malamig ang panahon, kailangan alalay tayo sa pagpapakain kasi pwedeng hindi sila matunawan, mapunta sa pagkakasakit. Pero may paraan dyan na pwede tayong magpakain ng konti lang kasi ang half moon hindi rin pwedeng hindi mo pakakainin kasi pwede siyang mag-lumps. So yan yung iniwasan natin, yung mag-lumps. Pakain lang natin siguro mga 7 to 8 pieces. So, dito naman, sir. So, yun, isa yun sa breeder ko. Ito, isa sa breeder ko, Copper Nemo. Medyo matanda na nga lang kasi marami. Nemo siya, sir, pero... Nemo, pero meron siyang copper staining. Ayun, oh, ayun, oh. So, maano na, ma-visible yun pag, yan, katuloy niya may... Ayun nga, may copper nga, ano, sir? Ito yung, ano, current female na ginagamit ko ngayon sa breedings. Ah, sir, ayun yung mga nandun na fry. Oh, yan yung tatay sa nanay nung fry na nanay. Grabe mga otits, papakita ko sa inyo yung mga fry na ito, sobrang dami, massive. Sobrang dami na ito, sir. Parang nasa 100 ata to, isang batch lang to, sir. Isang batch yan, batch yan nung Copper Nemo na male, saka yung Marble Candy na female. Sinalang ko sila nung February 2. Panahon pa ng taglamig, sir. Nag-lay siya ng February 5, na-hatch ng siguro mga 80% yung hatching niya. Nasa February 7, nakitaan ko na sila na mga nasa 70% yung na-hatch. So, sir, yan, hanggang ngayon, nasa ano na siya, malapit na mag 14 days. Ay, lagpas 14 days. So, ito sir, itong tab na to sir, ito na rin yung grow-out nyo, sir. O, ililipat niya pa to sa medyo mas... Ililipat pa natin to sa malaking grow-out. Mm-hmm. Para mas makalangoy sila ng maayos. Itong... edad nila ngayon, saka yung size nila, ano na siya, pwedeng ilipat sa grow out. So, ibig sabihin sir, every 2 weeks, tuwing 2 weeks sir, tsaka naglilipat sa grow out ng mga fry mo sir? Yes, pag nakita ko na kayang-kaya na nilang maghabol ng dapnea, saka nakita ko na kaya na nilang ma-adapt yung... paiba-ibang temperature ng tubig yun. Pero ito sir, sa ganito kadami sir, nabawasan pa ba to? Nabawasan pa yan. Meron grabe. Meron pang nabawas dyan na yung pailan-ilan na minsan nangihina dahil malamig yung panahon nung nag-breed tayo eh. Pero yun, 90% naman yung ano, yung nag-survive dun sa lamig. Sir, paano naman to sir? Parang napansin ko kasi medyo ano eh, talagang malinis pala sa ilalim. Ano yan, sir? Nagsasipon ka dyan, sir? Nagsasipon tayo. Eh, everyday yan, sipon. Pag nagbagsak tayo ng BBS, sinasipon natin. Yung mga natitira na dumi, tinatanggal natin. Then, add-water tayo. Add-water palagi, sir, eh, no? Yun ang importante dun, sir, eh, no? Talagang kahit... Minsan nga, sir, di ba, sir, parang kahit hindi ka na maglinis yan, basta mag-add ka lang ng water, swak na rin yun sa kanila, no? Pwede rin yan, yung add-water lang para mabawasan yung ammonia content. Pero yun nga, maganda rin, nasisipon mo. Kaso pag nagsisipon ka, hindi natin maiwasan, may higop dyan. Mm-hmm. Eh, pag binalik mo yan, mahina na. Kaya yung minsan, pag nahihigop mo, babay na. Talagang negative na talaga sir, no? Kasama na yan sa itatapon ng tubig. Talagang ano eh. Kaya kung maaari, kung magsisipon ka, gumamit ka lang ng turkey buster mm-hmm. para tansyado mo kung ano yung higupin mo, dumi lang talaga yung masasama. Yung mga fry natin, from day 1 to 14 days or 3 weeks, sabihin na natin 3 weeks, talagang sensitibo pa talaga sila. Kaya katulad ng pag nagsisipon ka, ingatan mo lang talaga silang mahigo. Isa lang yung malaki kong tanong eh. Paano ka nakapag-breed ng ganito kadami yung lumabas sa breed mo, sir?
So, ano yan? Unang-una kasi yan, yung conditioning sa mga magulang. Kailangan, i-condition natin yung female para mag-production ng maraming egg. Maging productive siya na maraming egg yung ilabas niya. Sa male naman, kailangan condition din para maganda yung similya ng male or para hindi rin siya ma-overpower ng female pag nagpe-pairing sila. Saka ako kasi itcha breeding ako, ini-itcha ko lang yan dyan. Katulad nito, gumagamit ako ng ganitong tub para sa breeding. So dito na sila nagbe-breed. Then pag nag-pre-swim, dyan na rin yung prey. Hanggang sa mailipat ko yan sa grow-out. Saka hindi lang sa conditioning ng male dapat. Though condition na yung male, ang isa pa nating tinitingnan dyan, kailangan yung male magaling mag-alaga ng eggs saka ng fry para maraming ma-hatch. Like, yung male kailangan malakas magawa ng bubble nest and kung mapipisa yung mga fry, makita mo siya na talagang inaalagaan niya yung mga fry na... Kasi yung mga fry, sir, sa mga first day lang na hatch niyan, siyempre hindi pa marunong lumangoy, sir, di ba? Nalalaglag pa. Yung parenting process, kailangan nakikita mo na nandun sa male mo. Kailangan, doon napipisa na yung mga fry, nakikita mo siya na gumagawa ng bubble nest para doon sa mga nalalaglag na fry, ibinabalik niya doon sa bubble nest. Kung karing makikita dyan na nagpi-pre-swim, pero hindi pa talaga pre-swim yun. Naliligaw lang yun. So, nandyan yung male para kunin ulit yun, ibalik sa bubble nest para makasagap ng hangin. Sir, ilang days ka naman bago mo tanggalin yung male dito sa breeding tank mo? Kasi ako, depende talaga sa male. Ha? Kasi may male kasi na nangangain ng fry. So, pag nangangain ng fry, saka hindi nakikita mong hindi maganda mag-alaga, pag nakita ko nagpipresume yung mga fry, tinatanggal ko na yung male. At hinayaan ko na lang na mababa yung tubig para kahit wala yung male, nakakahinga yung fry. Pero pagka yung male, magaling mag-alaga, saka hindi nangangain ng fry, inaalaga niyo mabuti yung mga fry, tinatanggal ko siya mga 10 days pa, 10 to 12 days. Sir, nasa ano to, more or less, nasa ilang kaya to, no? Hindi mabilang na, sir, no? Estimated mga ano yan, mga 200, ganun. Kulang 200 or more than 200. Kung hindi na mata yung iba, mga siguro nasa 300 yung breed mo, no, sir, no? Yung iba na... Kung pinalad yung iba, nasa siguro yan, nasa 300. Grabe. Kasi hindi pinalad yung iba eh. Shower na shower, talagang heavy. Isang breed lang, 300, no? Yung maganda. Hindi yung kapatid na mga yan eh. Bukod yun eh. Galing yung Rembo. Lang eto ka talaga si Nijik sa'yo. Sabi, mga tao dyan sumisipat. Magtira naman kayo. Boss, may mga bisita tayo, mga tito. Ayan, no? Boss, shout out. Baka mayroon kayo dyan. Shout out sa grupo ng 13. Yun, no? Boss Iwig sa kay Boss Lijik. Palakas ka pa, Boss Lijik. Ba't mahinang nila lang ba, boss? Sobrang lakas eh. Kailangan magpalakas pa. Magpapana namin yung lakas niya. Yun. Ikaw, boss. Shout out sa Tropan 13 din. RG Markel po pala. Kina lahat, babanggitin ko na. Marco AC, Boss Rizol. Boss Lijik, Boss Iwig Pininya, Boss Kim Chan, Lester. Onad, shoutout mga tropa. Mark Pascua, shoutout din sa mga senior boys. Boss, sobrang dami mong shoutout. Nasa iyo ka ba, boss? Ay, hindi, boss. Wala. Tayo dun, boss. Talo kayo ni Boss Rizul. Pangalawa, na tinitingnan natin, kulay. So, sa kulay, selections ng kulay, pag solid color, pipirin mo. Pag super red, kailangan pupunin natin sa magandang super red. Para ang lalabas, super red, and minimal eye rings. So, yun yung matinitingnan. Pagdating sa mga copper, metallic colors, kailangan full mask. Sir, kasi mayroon tayo palang mga, sir, meron pala tayo, sir, mga newbie na mga nanonood para mas maintindihan nila, sir, ano po yung eye rings? Yung eye rings, yan yung nakikita natin na medyo dumi sa kulay ng isang solid color na beta. Yan yung makikita natin na uneven color ng kaliskis, like parang nag-glitter siya, or parang itim, black eye rings ang tawag doon. Isang bagay na hindi dapat makikita sa isang solid color na beta. Like, ihalimbawa natin, kung super red siya, kailangan pulang-pula lang siya. Wala kang makikitang glitters or parang mabinang na kaliskes sa katawan niya.
Kumbaga, pag inilawan natin, sir, yung beta, mapapansin natin yung iris, sir. Pagka nagkaroon ng... natin yun. Pagka nagkaroon ng ibang kulay, sir. Isa sa fault na yan kasi hindi malinis yung kulay niya. Super black na... beta, pag super black, kailangan talaga pure black siya. Wala iris, wala kang makikita na parang glitters or ibang kulay sa katawan or sa buntot. Kumukuha ako ng isang bakanteng tank katulad nito. From grow out, nilalagay ko silang lahat dyan. Then, para visible, makikita natin kung male ba o female or makita din natin yung merong mga damage or kung merong reject. Yung may mga deformalities. Sir, paano ka naman nagseselect ng mga ano mo, sir? Ng mga, ng, ano bang dapat mong makita dyan, sir, para ihahon mo at ilagay mo sa grooming tank? Una-una yung form. Saka yung gender. Una kong pinapansin dyan yung mga male, yung mga possible males. So, tinitingnan natin yung caudal, kung malaki yung caudal. Yung katawan, kung hindi ba kuba. Yung ulo, kung hindi spoonhead. Then, kung makikita ko naman na okay siya, wala dun sa mga nabanggit ko yun na lumabas dun sa katawan niya, ilalagay ko na siya sa jar. Pili natin yung medyo malalaki na. Yun yung inuuna nating i-jar kasi yung medyo malalaki na pwede nilang bubugay, yung maliliit. So, pwedeng agaw, mas ano sila eh, mas malalaki sila. Yung naagawan nila ng pagkain yung maliliit para magkaroon ng chance lumaki yung mga naiwanan. Pero yun yan, nagkakalding kasi tayo pagka may nakita tayo dyan na maliliit na hindi na natin, alam natin na hindi na mag-grow or madedevelop, dinidispose na natin. So, sa breeding, ano, try and try lang tayo. Kasi, lalo sa mga newbie, kung gusto nyo pasukan yung pag-breed ng beta, huwag kayong susuko, try and try, explore. Kasi ako naman, nagsimula din ako sa maliit. Nung nagsisimula pangalang ako, nung nasa Molino pa ako, minsan nakapag-breed ako, lumalabas lang, nasa 20 lang yung nabubuhay. 20 lang, sir? Oo, 20 pieces lang nabubuhay. Pero yun nga, nandun na nakilala natin yung mga veterano sa hobby, humihingi rin tayo ng knowledge na natutunan natin yung tamang pag-breed, tamang conditioning. Hanggang yun, na-cope ko yung mga process, yung pero success. Pero sabi mo, sir, 20 lang yung nabubuhay. Paano yun? Paano ginawa mo naman dun, sir? Paano yung ginawa mong way? So, yun kasi, ano pa nun eh, newbie pa ako. Talagang ang unti na nabubuhay kasi hindi ko pa alam na kailangan alisin kagad yung female. Mm-hmm. Hindi ko pa alam na kailangan na yung male, condition. Mm-hmm. So, tipo na basta lang ako nagbibreed na kung ano yung nakikita ko sa YouTube yun lang. Mm-hmm. Pero yun nga, meron pa lang sa bawat breeders, merong iba't ibang klase, method. Mm-hmm. May mga kanya-kanyang technique. Pwede mong pagkunan ng technique. Mm-hmm. So yun, nakilala natin yung mga veterano. Shoutout na rin dun sa mga mentor. Yun no? Kay kina Edwaresa, Marlon Santos. Yan. Mga bossing. Oo, yung mga boss natin sa pagbebeta. Kay Marbeta, yan. Isa sa magaling na breeder din. Kay Cap Marlon, no? Oo, kay Sir Marlon Santos. So, ayun, sa katim ko, dun sa mga katim ko sa Iloilo, sila yung mga nagtuturo din sa akin, sina Clarence Naviamos, Jean-Pierre Maravilla, mm-hmm, mga breeder ni Sir Edwanesa sa Iloilo. Akala nyo, ito lang yung mga beta ni Sir. Sobrang daming pang-out pala ni Sir dito, no? So, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga otito. Sir, ito kakajar mo lang nito, Sir. Kakajar lang. May init-init pa, bagong luto pa to, Sir. Kaya bilhin nyo na, mga otits. Baka bilhin pa ng iba yan. Message lang sa akin. Basta may panlasa pa. Oh. Basta may panlasa pa kayo. Basta huwag niyo nakakalimutan, face mask. Oh, yun. Tapos spray kay alcohol. Tsaka importante sa lahat,
namnamin niyo yung mga ano niyo, kung may panlasa pa kayo, baka pupunta kayo dito, wala kang panlasa. Pero, sir, baka may mga shoutout ka ba dyan, sir? Ayan na nga pala. Shoutout sa ano, sa buyout bidding, yung mga bidders natin dyan, yung masugit. Kina Ruel, kay kina AC, kay kina Jeffrey, saka doon sa iba pa natin tropa, Laguna, Cavite. Shoutout sa inyo sa lahat dyan. Shower. Shoutout na rin sa ano, sa buong team ng Extreme Blue Dragon. Please like, share, and subscribe. But huwag nyo kakalimutan mag-comment ng hashtag panggatas lang. Happy fishkeeping! Fish. HBK! Thank you, sir!